Isang mamamahayag at tatlo niyang kapamilya, kabilang na ang dalawang menor de edad, sugatan matapos tambangan sa Quezon City. Ang sentro ng balita mula kay Noel Talakay. Sa CCTV footage na ito, nakuha ng Barangay Masambong sa Quezon City bago mag alas 4 ng hapon kahapon, makikitang huminto ang isang kotse sa kanto ng Kurumi Street at Gasan Street sa nasabing barangay. Bumaba ang sakay nito sa unahang passenger seat at pinaputukan ng baril ang kasalubong na SUV. Sa pool naman, sa isa pang CCTV camera, ang pagbaba ng isa pang gunman sa likod ng driver's side at malapitang pinagpapaulanan nito ng bala sa gilid ng sasakyan, kung saan nakaupo ang biktimang mamamahayag na si Joshua Abiad, photojournalist ng Remate Online. Agad naman sumakay ulit sa kotse ang mga suspect at tumakas kasama ang isang kasabwat na motorcycle rider. Sir, mga bago mag alas 4, nagpuputukan dyan. Akala ko, labintador nga lang eh. Pagtingin ko, nakita ko, binabaril na yung sasakyan eh. Tapos, nung marami lang putok, sakay na sila sa sasakyan, sa kotse. Pero hindi nung nakita yung mukha. Pito sa sakay ng SUV ang sugatan sa pamamaril, kabilang si Abiad, kapatid niya at dalawang bata na kasalukuyang nagpapagaling sa isang ospital sa Quezon City. Ayon sa ulat ng Quezon City Police District o QCPD, nasa 14 na basyon ng bala ang narecover sa pinangyarihan ng krimen. Basag at may tama ng mga bala ang mga bintana at harapang windshield ng SUV. Nagsasagawa na ang QCPD ng backtracking sa mga CCTV mula sa pinanggalingang hotel ng mga biktima sa Pasay City, sa kinainan nilang restaurant sa Quezon City, hanggang sa Barangay Masambong kung saan nakatira ang mamamahayag. Lahat anya ng anggulo ay titingnan para matiyak na may mananagot sa nasabing krimen. 4 ang suspect sa nasabing insidente, 3 ang nasa kotse at 1 nakamotorsiklo. Sa ngayon, ang ating mga operatiba, may mga nandun sa Bulacan, tinitingnan yung may-ari ng plate number. Hindi namin nirurule out ang kanyang trabaho, hindi namin nirurule out ang possibility na ang target din yung kapatid or yung mga asawa nila, kasi ang asawa nandun eh. Ayon naman sa kapitan ng barangay, madalas nilang kasama si Joshua sa mga inventory sa mga illegal drug raid. Si Joshua kasi lagi naman nasa barangay namin yan dito. At saka kasama namin yan pagka nakakahuli kami ng mga sa adik. Yan kasama namin siya. Isa sa mga tumutulong sa barangay. Noel Talakay para sa Bayan.